Hi guys! Bitin ba kayo? So ngayon, kunin na natin yung dilaw. Nandito na si Oyo eh. Nakauwi na siya galing yung UBC. So, kunin na natin yung dilaw. Tara. Guys, nandito na tayo sa shop. Yan, nakikita nyo. Ano ko lang. Cinematic ko lang para makita nyo. So, yan na. Ito na. Guys, nakita niyo na yung cinematics. Medyo nahiya lang ako mag-vlog dito pero ang laki ng difference ng niliwanag kasi sobrang daming libag nito nung pagdating dito. Tapos ngayon pulido. So, yun na nga guys, no, nakauwi na tayo. Nakuha na natin yung ginawa na ni Oyo yung yung ike niya. So yun na nakaparada. Pakita mo, Drew. Ayun, naka-ulambo niya. So, bali ang next daw na dadali na dun is yung Ranger ata or Navara, hindi ko pa sure. Pero, sobrang worth it talaga magpa-paint correction lalo na pagka may mga libag-libag na yung paint nyo. Makikita nyo naman yun eh, pag malinis, kunyari bagong car wash pero may mga libag. Basta yung mga itim-itim, pa-paint correction na kayo sa wax depot. Siyempre, kita nyo naman yung result ng gawa nila, di ba? Ikaw, Drew, magpapa-detail. Okay, magpapa-detail din si Andrew. Yung ESI na pula, ginagamit pa kasi ng papa niya. So, baka next month pa i-schedule yun. Next month pa ba? Basta mga September. Ayun, basta mga September daw. So, tanong din natin kay Oyo kung pwede i-review yung IG niya. Kasi busog din sobra nung IG niya. Kaya papaalam ko muna tapos yun, makikita niyo na lang sa content ko na yun, na i-review natin. So yun. So yun guys, the next day lang. Iwan natin 'to kay Simon, yung Corolla. Corolla naman yung papa-detail natin sa kanya. Tapos pagtapos ng Corolla yung FD. So mamaya, pag nakita niya to sa mga ilaw-ilaw, sa ilawan niya, maraming swirl, tsaka, yung andaming, ewan ko kung, mga, yung bato sa espalto, sobrang dami talaga, kaya, nakakainis. Tsaka, sobrang rough yung paint niya. Makikita niyo yun mamaya. Ngayon, nandito tayo sa EDSA. Sendo ko lang si Aira sa SM. Ito rin sa edad. Ito na siya guys, nandito na kami sa shop. So, tinanggal lang muna yung carburetor. Kasi medyo namubugak-mugak yung niya. Yung idle niya. So, ito, kinlabor na namin. Tinry lang namin muna kung nawala yung parang, ewan ko, overspray ata, ewan ko. Ayan. Ayan. May kita niyo na, yung pintura. Para makita. Dumi. Umulan din kasi. So, ayan. May kita niyo na sobrang labo ng pintura niya. Ayan. Hindi na yan, ha. That's after. Kita niya. So, binalik ko na rin yung Chromadora. Nakalagay kasi siya sa EJ noon. So, hello guys. Next day lang. Kunin natin yung Corolla. Tapos napansin nyo, FD yung gamit natin ngayon. Papa-wax ko rin sa kanya to. Pero makukuha rin ngayon. Papatanggal ko lang yung mga swirl marks. So, dito tayo ngayon sa EDSA. So, sobrang traffic. Tapos umulan pa kung kailan ginamit ko tong sakyan. Eh, hindi ko kasi to ginagamit masyado eh. Yan. So, video ulit ako pag nandun na tayo sa wax depot.
dito na tayo ngayon sa Wax Depot, and yung Corolla. Sobrang kinis na niya. Pakita ko sa inyo. So ito siya guys, no? Yun, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, parang may overspring ngayon. Sobrang smooth, no? Ang linis. Sobrang linis. Dito. Yun, sobrang linis. Grabe. Ito na yung FD, asphalt removal. Para kumintab naman. Ay, patibahay lang. Saan gamitin? Kasi ayoko nga talaga itong maas yung sinakbo nito. So ito na siya guys, tapos na siya yung asphalt removal. So lilipat na siya ni Simon doon. Natin ano yung imperfections ng ano doon. Pero wala naman ito masyado, swirl lang talaga. Bagay guys, tapos na. Ano ba ginawa dito? Polish lang, no? Two-step. Polish. Yun, two-step lang. Kasi maganda pa naman daw yung condition ng paint niya. So, kinaya ng maghapon. So, yan. Tago na ulit ito sa garahe. Okay. Ito na siya guys, no? Yan. Tapos na rin to. Yan. Kinis. Nawala yung mga swirl marks niya. So, balik garahe na ulit to. So, ito na yung 86, no? Na wax ko na rin siya. Pero hindi ko na siya pinakita kasi baka ma-bore kayo. Pero, yan. Yan siya. Marami rin siyang swirl. Pero, ano, mas marami yung libag niya. Yan dito, malibag. Tapos dito na wala din yung mga minimal scratches. So, ito. Makita nyo. Kinis na. And bully. Rambo. So, next natin yung SAR. Ayan, marami na yung swirl. So, yun. So, yun lang guys, no? Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Follow niya rin yung social media ko para may mga behind the scenes doon eh, lalo na sa TikTok. So nasa description naman 'yun. Suggest din kayo mga content na gusto niyo. Comment down below para gawin natin. Tingnan natin kung kaya natin. No? So 'yun lang. Please like, share and subscribe. Thank you.